Hello guys, magandang araw. Welcome back po ulit sa ating panibagong vlog ng Murang Bahay. Dito sa bahay mo to. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located sa The Istana, Tanza, Cavite. Ayan, dadayo naman tayo sa Tanza para maiba naman. Let's go, samahan niyo lang ako sa mga naghanap ng property dito banda sa may Tanza, Cavite. Ayan. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga video. Sa mga bago pa lang sa ating channel, sana ay click nyo po ang subscribe button kung gusto nyo yung mga ganitong content para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po. Disclaimer po, hindi po kami agent or connected sa anumang company or agency related sa pag-ibig for closed properties. Kagaya nyo lang din po kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Ayan, ang dinadaanan ko ngayon ay ang main highway papuntang Tanza. Ayan, malapit dito sa location ng property. Check na lang dyan sa map, mabilis na naman siyang makita. Let's go! Ang location ng property dito is malapit siya, may malapit siya na Pure Gold Tanza. At saka yung bagong tayo na SM Tanza Cavite. Itong subdivision pala ay gawa din siya ng Charles Builders. Maganda kasi gawa ng Charles Builders kasi matitibay yung mga bahay nila. Ayan, dito na tayo papasok papuntang gate ng The Istana. Medyo distance siya ng konti dito, pero tingin ko kaya naman lakarin. Ayan, may mga tricycle din na biyahe dito at kumikita nyo siya sa gilid ng kalsada. Kung lalakarin siguro medyo distance siya ng konti, pero kung sanay ka naman maglakad, okay lang. Pero mas maganda kung sasakay ka kasi yung bahay is medyo looban din siya. Ayan, makikita nyo siya mamaya, sundan nyo lang ang ating biyahe. Ang tubig daw dito is hindi daw may nilad, sabi ng kapitbahay na natanungan ko, pero hindi siya sure kung ano yung supplier. Ayan, isang kapitbahay lang kasi natanungan ko, yun lang yung nasa labas na malapit doon sa pinakabahay. Pero yung supply naman daw dito ng tubig is tuloy-tuloy naman daw, hindi kagaya doon sa Imos na nawawalan talaga ng tubig. I-shortcut ko na lang siya doon sa property mula dito sa may pinaka-main gate. Bali, ipapakita ko na lang yung way mula doon sa bahay palabas ng subdivision. Nandito na tayo sa pinaka main gate ng The Istana Tanza. Pasok na tayo dito. Yung location ng bahay is medyo malayo siya mula dito sa pinaka main gate. Kaya mas okay kung sasakay ka talaga papunta doon sa property. Kung sakali ikaw yung makakuha dito. Medyo looban siya. Ang lawak pala nitong The Istana. Ngayon lang ako nakapunta. First time. So baka sa mga susunod may pupuntahan din tayo dito. Kasi nakakita ako madami ding mga foreclosed dito. Yung tsura ng mga bahay dito is kahawig din siya ng Jade Residences. Kaya maganda siya. Maganda kasi yung gawa ng Charles Builders kasi matitibay eh. Yun nga lang, medyo pricey siya ng konti compare sa ibang mga bahay na gawa ng ibang developer. Mula dito, diretso na tayo sa pinakabahay. Papakita ko na lang mamaya yung way palabas. Yung dire-diretso na dadaanan. I mean shortcut. Tara! Ayan, nandito na tayo sa pinaka-location ng property. Andito siya sa may kaliwa, kasunod ng bahay na may improvement na. Pero yung pinaka-bahay is wala pa talaga siyang improvement. Ayan, kung makita niyo yung tsura ng bahay, kagaya din siya ng chain residences, diba? Hawig na hawig yung pagkagawa. Ayan siya, diba? Maganda pa naman yung property. Hindi pa naman siya ganun kaluma. Ang property ay available sa negotiated sale under batch 15163. Ang acceptance of bid offers is from May 15 to 19 and then ang opening of bid offers is on May 22.
Ito ay ang item number 168 with property number 815-2022-0815-0073. Ang property location is at the Istana Tanza Subdivision, Phase B, Block 20, Lot 35, Barangay Biga, Tanza, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 36 square meter and then floor area of 42 square meter. Ang minimum bid price sa Pag-ibig is 1,409,200. And then, ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 29,305.25. At ito ay isang unoccupied property. Ayan, maganda pa naman yung bahay. Mukhang bago-bago pa siya. Kung makikita nyo naman yung tsura niya. Wala pa siyang, ano, sira. Yung buo pa yung bintana yung sa taas. Tingnan natin siya dito sa malapitan. Ayan, meron siyang padlock ni Pag-ibig. Tapos, sarado yung pinto. Hindi natin siya mapihit. Ayan, tingnan natin, silipin natin ito sa bintana. Meron din siyang poster ni Pag-ibig. Ayan, ito yung itsura niya. Beer unit siya, pero mukha siyang may pintura. Ayan. Dito, hanggang dito lang tayo makasilip kasi dito tayo makapasok. Sarado siya. Ayan, madalas talaga sarado yung mga bahay dito sa under sa Charles Builders na developer. Pumunta din pala ako doon sa kabilang subdivision sa May Casa Amaya South. Yung mga unit doon na napuntahan ko is nakabukas siya. Walang padlock. Kaya makikita niyo talaga yung pinakabahay. Ipopost ko yung video after nito nga video na to. Inuna ko lang ito kasi isang bahay lang yung nakakover ko dito. Pasensya na po, medyo busy din makapag-edit ng video kasi may pasok ako, ay may trabaho din kasi ako. Kaya ayun, pag may free time lang talaga ako makapag-edit. Naka-for billing siya sa Pag-ibig ngayong week. Ayun nga nang sabi ni ate, ano daw, tuloy-tuloy daw ang supply ng tubig dito. Hindi ko lang ma-record kasi ang ingay ng mga bata dito sa anin. Paligid nagsisigawan na. Ayan, wala naman daw ang ano, problema sa tubig dito. Tuloy-tuloy lang. Pero hindi siya sure kung Maynila ba yung supplier dito. Nakalimutan kong itanong yung internet provider, pero tiningnan ko yung Globe tsaka Smart dito, mahina yung signal ng satellite, I mean yung cell site nila dito. Pero may bagong tower daw dito, yung Dito Telecommunity, malakas daw yung signal ng dito. Pero hindi din ako sigurado kasi wala naman akong SIM card ng dito. Globe lang at tsaka Smart yung ginagamit ko. Ayan, internet provider is hindi ako nakapagtanong, pero doon sa May Casa Amaya South, sabi nila yung internet provider lang daw na nakapasok doon is yung Airfiber. Dito is hindi ako sure. Yan, baka siguro sa pagbalik ko maitanong ko siya. Hindi din kasi ano maalam si ate ng tatanungan ko. Ayun lang, kung gusto niyo makita ang way papunta doon sa pinaka main gate, sundan niyo lang ang ating biyahe palabas. Let's go. Yan, dito na tayo sa pinaka main gate. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po ulit. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.